Kahapon ay ibinalita natin na sinabi ni Coach Chito Victolero at ng management ng Magnolia na ayaw nilang i-trade si Ian Sanggalang. Dahil dyan, mukhang nagbago na ng plano ang SMC management at mukhang matutuloy na ang paglipat ni Christian Standhardinger sa Barangay Ginebra. Ang balita kasi natin ngayon, ang una dyan, nag-e-explore ang SMC management ng iba't ibang posibilidad tungkol doon sa mga big men nila. Si Standhardinger, si Sanggalang at itong ang si Greg Slaughter ay baka paglipat-lipat ng koponan. Pero dahil nagdesisyon na si Coach Chito Victolero na hindi niya ite-trade si Sanggalang, mukhang ang mangyayari ngayon, itong si Standhardinger ay mapupunta na sa Barangay Ginebra at ka-trade si Greg Slaughter. Magiging straight up yung trade, one-on-one na, at wala nang ibang team na mai-involve dahil hindi naman sister teams ang Northport at ang Barangay Ginebra. Kapag nagkataon yan, marami ang naniniwala na itong si Standhardinger ang magiging susi para maka-Grand Slam ang Barangay Ginebra. Alam natin na back-to-back champions na sila at kung mapupunta sa kanila si Standhardinger ay magkakaroon na sila ng isang puwersa sa loob na pwedeng pantapat kay Junmar Fajardo at kay Motaw Tua. At alam naman natin pagdating sa Commissioner's Cup at Governor's Cup ay laging llamado ang Barangay Ginebra dahil nandiyan si Justin Brownlee na kabisado-kabisado na ang sistema ni Coach Tim Cohn. Ibig sabihin, kapag nakuha ng Barangay Ginebra yung Philippine Cup at nadepensahan nila ang kanilang kampyonato, malaki ang tsansa na manalo din sila sa Commissioner's Cup at Governor's Cup kung papayagan na ang mga imports dahil alam na ni Brownlee ang kailangan niyang gawin at hindi na niya kailangan mag-adjust, hindi katulad ng mga ibang koponan. Sa ngayon, gusto kong ulitin na ito isa pa lang posibilidad. Katulad ng mga ibang possibilities dyan, maraming pinag-aaralan ng SMC dahil gusto nilang gawin ang lahat para mapalakas yung kanilang mga koponan. Pero dahil mukhang hindi na nagdesisyon si Coach Chito Victolero na payagan matrade itong si Ian, mukhang ang choice na lang ng SMC ay ilipat nga itong si Standhardinger sa Barangay Ginebra. Dahil sa lumabas na balita na lilipat na si Kiefer Avena sa Tropang Giga, siyempre hindi naman papahuli ang SMC Group pagdating sa pagpapalakas ng kanilang koponan. Naibalita na natin kahapon na tumitingin ang SMB do sa mga iba't ibang free agents para makakuha ng power forward o di kaya ay backup center katulad ni Ken Bono, Raba Al-Husseini at ni Joseph Taha. Pero ngayon, naghahanap daw ang SMB ng isang small forward na pwedeng pumalit kay Marcio Lassiter do sa pwesto niya. Kasi sa ngayon marami ang SMB mga guards. So naghahanap sila ng isang player na pwedeng maglaro nung number 3 position. At ang isang pwede dyan na nakikita ng marami ay itong si Kevin Ferrer. Si Kevin Ferrer ay nakilala sa Barangay Ginebra bilang isang outside shooter at isang defensive player. At maganda rin ang ipinapakita niya sa ilalim ng Northport Batang Pier dahil siyempre ang coach niya doon na si Pido Jarencio ay siya na yung naging coach niya nung nasa college siya sa UST. Pero marami ang nagsasabi na pwedeng-pwede si Ferrer sa San Miguel Beer at karelyebo ni Marcio Lassiter. Katulad ni Marcio, isang two-way player itong si Ferrer at hindi niya kailangan umiscore ng maraming basket dyan dahil marami ng scorer sa SMB. Ang importante dito kay Kevin Ferrer kasi ay meron siyang 3-point shot dahil yun talaga ang kailangan ng San Miguel sa kanya. Kung sakaling madodouble team sa poste itong si Junmar Fajardo o di kaya si Motaw Tua, kailangan nila ng isang outside shooter na makakatulong. At itong si Kevin Ferrer ay pwedeng-pwedeng spot-up shooter yan, lalo na kung isasabay mo sa loob itong si Terence Romeo at si CJ Perez. Ibig sabihin, ang magandang strategy para sa San Miguel ay paligiran ng mga outside shooter yung kanilang big men para mahirapan yung mga kalabang koponan na mag-double team. Either idodouble nila si Fajardo o kaya ay kailangan nila bantayan yung mga outside shooter. Ito si Kevin Ferrer ay pwedeng-pwede hindi lang dahil sa kanyang mga tira sa labas. Kung hindi, alam natin na agresibo yan sa depensa lalo na sa mga import. Kaya malaking tulong yan sa San Miguel Beer kung sakali na makuha nila ang serbisyo nito. Patuloy ang pagpapalakas ng TNT Tropang Giga ng kanilang lineup. Ilang araw pa lang pagkatapos nilang pagbigyan ng isang kontrata itong si Dave Marcelo ay binigyan din nila ng panibagong kontrata ang isa pang big man na si Chris Javier. Ito ay isang palatandaan na ang TNT Tropang Giga ay gagawin ang lahat para mapalakas yung kanilang lineup at masabayan na ang San Miguel Beer at ang Barangay Ginebra at yung iba pang mga teams sa PBA. Alam din natin na bago na ang coach nila at ito ay si Chot Reyes at ngayon pa lang kitang-kita natin na ipinapakita na ni Chot Reyes ang gusto niyang gawin sa TNT at ito ay address yung kanilang weakness pagdating sa frontcourt. Of course, naidagdag na rin nga itong si Ping Eximiniano
at isa pa yan sa magpapalakas doon sa depensa nila. Kung ikukonsidera mo, yung mga dinagdag na players nila dyan, itong si Eximiliano, si Dave Marcelo, ito si Kubuntin, at ngayon ito si Chris Xavier, ay mga defensive players yan. At ayon mismo kay Coach Bong Ravena, o Assistant Coach Bong Ravena na ngayon, ay gusto nilang palakasin yung kanilang defensive presence, lalo na pagkalaban nila ay mga high-powered offensive teams sa liga. Dahil dyan, marami ang umaasa na marami pang moves ang gagawin ang TNT kung sakasakali at magpalakas din ang SMC. Matunog pa rin yung palitan na ito si Troy Rosario nga ay malilipat na sa NLEX, at kung iyan ay mangyari, kailangan siguro na magdagdag pa ng TNT Tropang Giga ng isa pang power forward para makatulong dito sa kanilang lineup. Although mahusay na player itong si Dave Marcelo at itong si Chris Xavier, hindi siguro sila sasapat para maging starter, at ito si Jay Washington ay matanda na kaya hindi na rin niya pwedeng asahan na maglaro ng mahabang minuto. Ang problema lang kasi ng TNT Tropang Giga ay wala silang draft pick ngayon, so medyo mahihirapan silang kumuha ng mga talents dito sa darating na draft. Ang pwede lang nilang solusyon dyan ay mag-trade ng mga iba nilang players para makakuha ng draft pick. Sa ngayon, marami ang TNT mga guards. So, tignan natin kung babaguhin nila yan, dahil kung sakaling mapunta nga sa kanila si Kiefer Ravena, sigurado na kailangan nilang mag-unload ng mga iba nilang gwardya para magkaroon ng space at makapaglaro na sabay-sabay itong si Pogoy, si Castro at si Ravena. Sigurado, kung itetrade nila yung ilan sa mga guards nila, ay gagamitin nila yan pampalit ng isang draft pick. Sa ngayon, hindi lang MVP at SMC teams ang nagpapalakas, dahil pwede na rin nating isama dyan ang Phoenix Fuel Masters. Sinabi ni Coach Topex Robinson sa isang panayam na sa kasalukuyan, 8 players pa lang nila ang under contract. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga ito, pero sigurado nakasama doon si Calvin Abueva na kamakailan lang ay pumirma ng isang 3-year maximum deal sa Phoenix Fuel Masters. At naibalita din natin na pinakawala na ng Phoenix itong si Dave Marcelo at siya ngayon ay isa ng TNT Tropang Giga. Dahil dyan, umasa tayo na ang TNT o ang Phoenix Fuel Masters ay gagawa ng maraming moves para mapunuan yung roster nila, either kumuha sa draft, free agency o sa mga trades. Sa ngayon, 2 ang picks ng Phoenix para sa darating na draft, isang number 10 at isang number 16. At marami ang naniniwala na kukuhin niya ng Phoenix ay isang guard dahil kinakailangan nila ng isang player para mag-manage ng opensa ni Matthew Wright, Jason Perkins at Calvin Abueva, at syempre, isa rin big man para makatulong ni Justin Chua sa gitna. Sa free agency, pwede rin kumuha ng maraming players ang Phoenix, and of course, pagdating na rin sa trades. Alam natin na itong si Vic Manuel ay kamutik na mapunta sa Phoenix, yun nga lang, hindi sila magkasundo ng Alaska Aces dahil masyado rin mataas yung asking price ng Aces, at dahil dyan, mukhang mananatili na sa Alaska ito si Manuel. Pero, hindi pa rin sumusuko ang Phoenix Fuel Masters pagdating sa trades at naghahanap pa rin sila ng oportunidad na palakasin yung lineup nila. Sa ngayon, mukhang solid na yung power forward at yung small forward nila dahil nandiyan na si Wright, si Abueva at si Jason Perkins. Ang titignan na lang natin ay kung saan sila kukuha ng backup para kay Justin Chua na napakalaki ng improvement sa laro nito. Okay naman na guards itong si RJ Hasul at Alex Malyari, pero pwede rin silang gamitin ng mga trade bait para makakuha ng isang top quality draft para mapataas yung posisyon nila. Sa ngayon kasi number 10 sila at kung gusto ng Phoenix na makuha ang isang katulad ni Jason Brickman, ay kailangan nila sigurong mag-move up doon sa trade position para makakuha sila ng mas mataas na draft pick. Iyan siguro kailangan ngayon planuhin ni Coach Topex Robinson. Shout out kay Joel Levantino, kay Jeffrey, Cyrus Ken at Grace Palomeno, Raven Banyes, Franklin Alota Family, Christian and Lyra Arahan, Amo Marlu, Jose Magan, Eliezer Faraon, Aba Abella, Brian Andres, Lenod Ojiatans, Ben Rasde Maadel, Keldavionin Castañeda, Ruben Amarga, Ramil Ignacio, John Cantos, RG Bueno, TG Brothers, Judy Villarosa, Andrew Añosa, Andre Robertson, Marlon Bacalan, Val Mercurio at Sniper Lem.